Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, magpipintura po kami ng Kisame na plywood. Marami pong nagtatanong sa atin sa comment section kung paano po ako magpintura o paano ba magpintura ng plywood na Kisame. So, panoorin po ninyo mga boss hanggang sa dulo dahil sinisigurado ko po sa inyo na maaaring kakaiba po ito sa ginagawa po ninyo. Pero kung kayo po bago lang sa aking channel, naway mag-subscribe na po kayo mga boss, pakipindot yung notification bell para updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa ating channel. So, hindi na po natin patatagalin pa. Let's do this! Ang kisame na ito mga boss ay meron na pong diferensya. Nagkaroon po siya ng taga sa taas, kaya naman pinalitan po ito, itong portion na ito ng plywood. Pero bago po natin ipagpatuloy o bago po natin pinturahan yung ipinalit po na plywood, siyempre, ang ginagawa po namin mga boss ay inuukaan po namin o tinatanggalan po namin ng isang layer na magkasya lang po yung ating gasa. Ano po yung gasa? Ang gasa mga boss, yun po yung mesh tape na kung saan itatapal po dyan bago po masilihan. So, ang tanong mga boss, gaano nga ba ka-effective ang ganitong klaseng paraan? So, ang masasabi ko po sa inyo mga boss na napakaganda ang ganitong klaseng paraan na iuka po natin yung ating plywood bago po natin lagyan ng gasa at masilihan. So, ang mahalaga po dito mga boss, kapag nauka na po natin ito, ang importante dito kung ano po yung gagamitin nating masilya. Dahil isa rin po na factor na magkaroon po ng problema yung ating plywood o yung ating kisame kapag gamitan po natin ng ibang masilya. So, dapat po alamin po natin kung ano po yung mga masilya na matibay para po dito para hindi po kaagad mag-crack. So, ganito na po ang hitsura mga boss pagkatapos po nating ukaan yung ating kisame. Ang masasabi ko lang po sa inyo, isang layer lang po, okay na po siya. Huwag na po ninyong lalima ng husto dahil ihina naman po yung inyong kisame. So, dapat isang layer lang po. At ngayon mga boss, templahin na po natin yung ating Pioneer Nansag Epoxy. Maganda po itong Nansag Epoxy mga boss dahil hindi po siya basta-bastang tutulo. So, pagka ganitong klaseng kisame, mas maganda po ito ang gamitin. Pwede rin po dito ang all-purpose na epoxy. So, meron po sila niyan, yung Pioneer All-Purpose Epoxy. Ang technique lang po mga boss, kapag All-Purpose Epoxy, ang gamitin po ninyo para hindi po tutulo. Pagka masilya po ninyo sa dugtungan, kailangan po ninyong sundan ng masking tape kagad. I-tape po ninyo, tapos pag natuyo na, saka po ninyo tanggalin. Para lang po siya, hindi po tutulo. Pero kung gusto ninyong hindi po talaga tutulo, Nansag Epoxy ang gamitin po ninyo. Kagaya po nitong ginamit ko ngayon. Kung paano po siya timplahin mga boss, kailangan lang pong kumuha po kayo ng parehas ng dami sa A and B na magkabila ang lata. At ang importante, hindi po magkasama o hindi po iisa lang yung inyong gagamitin na stick. Dahil kung iisang kahoy lang po ang gamitin po ninyo na pangkuha po mula po sa loob po ng lata, maaring titigas po siya kapag nahaluan po ng A o kaya B. Pag nagkaroon po kasi ng epoxy, yung kabilang lata, pag nahaluan po siya kahit konti, so, magkaroon po ng problema. Mas maganda po kung ibang stick ang gagamitin po ninyo sa kabilang lata para po hindi po kayo magka-problema bago po ninyo haluin at imasilya. So, sa nakikita po ninyo mga boss, minamasilya na po natin yung Pioneer Nansag Epoxy. Although, mayroon po siyang katigasan dahil siyempre matigas po siya dahil hindi nga siya tutulo. So, yun po ang dahilan niyan kung bakit matigas po siyang imasilya. Ang gagawin nyo lang po, huwag po kayo magtimpla ng marami. Tansyahin nyo lang po na hindi po kayo abuti ng pagtigas. Dahil kapag matigas na siya, hindi na natin pwedeng imasilya. Ang technique lang po dito mga boss, kapag magmasilya po tayo, gamit po ang Nansag Epoxy, kailangan lang po nating tanggalin yung nasa labas po ng pinag-ukaan. Kailangan lang po yung nansag, nasa loob lang po talaga ng uka ng kahoy. Tapos patungan po natin ng hanggang 2 patong. Hindi po tayo mamroblema mga boss, kapag hindi po natin mapuno yan ng husto, o kapag meron po siyang lubak-lubak pa dahil siyempre ipifinish po natin yan ng masilya. So, imamasilya pa rin natin. Ibang masilya naman po yun. So, pagkatapos po ng 2 oras, tuyong-tuyo na po siya. So, pwede na po natin siyang lihain. Lihain po natin dahil siyempre para po magagasgasan po siya bago po natin siya gawin yung susunod na proseso. Ang susunod po na proseso nito mga boss ay i-primer po muna natin siya bago po natin masilihan ulit dahil siyempre lubak pa po siya. So ang ginagawa na po natin ngayon mga boss ay pinaprimer na po natin. I-primer po muna natin yung mismong pinagmasilihan lang po natin ng Nansang Epoxy. Dahil kapag i-direct po natin ang masilya yan dahil sa matigas at
makintab po yung ating nansang epoxy. So hindi po ganong kakapit yung ating masilya. Ang gagawin po natin dyan mga boss, kailangan po nating lihain siya na magaspang, kagaya po ng ginawa po natin kanina. At pagkatapos po, i-primer po muna natin bago po natin masilyahan. So ang tanong mga boss, ano nga ba ang pangmasilya dito po sa Kisame o dito po sa plywood? Magdepende po sa inyo, dahil plywood po ito, pwede po natin gamitan ng Plasolux glazing putty, pwede rin po ang patching compound. Kung ano po yung pintura na gagamitin po ninyo, yun po ang ihahalo. So kailangan na po patuyin po ng husto yung ating primer bago po natin i-masilya. At kung paano po timplahin yung masilya mga boss, kung sakali magtimpla po kayo ng masilya, patigasan nyo lang po yung tipong hindi po malalaglag kapag i-masilya na po ninyo sa Kisame. So ngayon mga boss, timplahin na po natin yung ating pangmasilya po dito para po matakpan o para po matanggal yung mga lubak sa ating ginagawang Kisame. So patching compound po yung aming ginamit po dito, at siyempre imasilya po natin yan ayon po sa laki ng ating uka. Saka po natin yan medyo palaparan kapag pantay na po siya, at pagkatapos po niyan pwede na po natin gawin yung susunod po na proseso. At kapag natuyo na po siya mga boss, pwede na po natin siya lihain. Ang gamit po naming liha dito mga boss ay number 120. So kailangan po nating linisin ng husto, tanggalin na yung alikabok bago po natin siya pinturahan. Marami pong nagtatanong sa atin mga boss kung ano ba dapat ang pintura na gamitin kapag magpintura po tayo ng Kisame na plywood. Mga boss, dahil plywood po siya, kadalasan po ginagamitan po natin ng enamel. Pwede po ang flat tool enamel, tapos quick dry enamel kung gusto natin na makintab. Pero kung hindi naman, flat tool enamel lang. Pwede rin po ang water base kagaya po ng latex at elastomeric. So ang tanong mga boss, matibay ba ang pinturang pangbato kagaya po ng latex o kaya elastomeric kapag ipintura po natin sa plywood? Matibay po. Ang tanging problema lang po talaga kapag ipintura po natin ang pangbato na pintura sa plywood, ang tanging problema ay yung pinagbakuan o ulo po ng pako, dahil kalawangin po siya kapag tinamaan po ng water-based na pintura na kagaya po ng latex o elastomeric. So kapag nandito po kayo sa Metro Manila, at kung ang gagawin po ninyo ay mga condo units na mayroong mga tao o kaya mga hotel na naka-function na po siya, hindi po kayo makapagpintura ng quick dry enamel o kaya mga flat wall enamel o mga mababahong pintura kapag yan ang gamitin po ninyo. Bawal po yan dahil ayaw po ng management ng ganon. So mapipilitan po kayo na latex po talaga ang gamitin dahil odorless po siya. So kailangan marunong po kayo kung ano po ang technique. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapag-subscribe, now ay mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po niyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po!